ang mga bakas na iniwan sa atin ng hagupit ni Bagyong Odette. Dito ko rin napagtanto, dito ko rin nalalaman, at dito rin nabigyan ng leksyon. Minsan yung ugali natin ng mga tao na kinukumpara lagi yung sarili natin sa mga taong walang narating, maliit yung bahay kasi tayo medyo nakakaangat ng buhay. Pero dito ko nalaman na lahat pala, maliit mo yung bahay mo, mahirap ka man o mayaman, walang pinipiling tao, walang pinipiling sino, kung kalikasan na talaga yung papatikim ng galit sa atin. Kaya dito, isang leksyon na kailangan natin, dapat hindi natin kailangan ipagmalaki kung ano man yung mga narating natin sa buhay, kung ano man yung mga meron sa atin na wala sa iba. Yung iba, kulang na lang dudaraan matapakapakan yung ibang tao dahil sinasabi mo na malaki naman yung kita ko eh. Marami naman akong pera, marami akong sasakyan, marami akong tauhan, marami akong kakilala at angat ako sa lahat. Pero sa isang iglap, yung lahat pala ng mga pinagmamalaki mo ay isang iglap mawawala lang. Lahat tayo, mayaman man o mahirap, pantay-pantay, biglang nawawala, biglang naglalaho ang lahat ng naipundar. Mayaman ka man o mahirap, walang pinili ang hagupit, galit ng kalikasan. Siguro, pinatikim lang din sa atin minsan kasi nawawala na rin tayo. Hindi na rin natin naalala ang tawagin ng Panginoong Hesus natin. Kung kailan kasi na nasa panahon tayo ng kasagsagan ng problema, kasagsagan ng hagupit, hinahagupit na tayo ng baha, hangin at ulan, tsaka pa natin mayat-maya natin tawagin na Lord, Diyos ko, Lord, Papa Jesus, tulungan niyo kami, Lord, tama na po. Pero tuwing okay ang panahon, nawiwili lang tayo sa kaka-TikTok, kaka-Facebook, kaka-YouTube, panonood ng kung ano-ano. Mas marami pa yata tayong tinitingnan ng mga pelikula na mga wala namang binibigay ng mabuting aral sa atin. Mahilig pa tayong manood siguro ng porn kaysa naman panoorin natin yung mga salita ng Diyos. Kaya siguro pinatikim din tayo. Isang aral na dito ko na alaman sa sarili ko na kung ano man pala yung mga narating sa buhay, hindi pala natin kailangan may pagmalaki. Kasi tama nga yung sinasabi ng mga matatanda, bilog nga talaga yung gulo. Minsan nasa itaas ka, minsan nasa baba. Marami ka mang pera o wala, talagang mawawala sa isang iglap, talagang kukuhain mo talaga sa'yo. Dito ko rin nalaman, ano man palang estado mo sa buhay, ay hindi mo kailangan ipagmamayabang dahil mayaman ka man o mahirap, pantay-pantay sa lahat, sa galit, sa kalikasan. Kaya sana, magiging silbing aral din to sa mga kababayan din natin, sa mga kagaya natin, na hindi lang pala pera, kayamanan ang sukatan para lang kilalanin mo yung kapwa-tao. Kaya kailangan na siguro natin bumalik at tumawag kay Papa Jesus, Panginoong Hesus natin, para malaman natin na malayo na pala tayo, malayo na nga yung mga narating natin, malayo na yung mga inabutan natin, yung kaka-search lahat ng mga pinapanood sa mga pelikula, mga upload sa YouTube. Pero pagdating sa salita ng Diyos, talagang hinahakbangan natin kasi pag nagbabasa tayo, feeling natin OA. Pero sana naman nagsilbing aral ito lahat sa atin na may trahedya man o wala, kailangan natin magtulungan. Ang sakit sa mata, masakit sa dibdib. Maraming tao yun na nangailangan ng tulong, nangailangan ng pagkain. Tapos, yung mga nasa poder, nasa pwesto, pinapatikos pa ng ibang tao, hindi nila alam kung gaano kahirap. So, madaming lugar ng mga apektado, kaya patuloy kami na nag-iipon ng mga relief goods kasama ng mga kaibigan namin. Marami na rin kaming naibigay, pero mas marami pa talaga yung mga nangangailangan kasi hindi naman sapat pa, konti-konti lang sa mga friends ko. So, sa mga gustong tumulong, baka may sobra kayo, ito po yung Gcash account po. Maraming salamat po sa mga tumulong at sa nanonood nitong video. Thank you very much. God bless.